ang watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Nakakatuwa naman ang ibinahagi na love story nila Oyo Boy at Kristine Hermosa sa naging interview ni Toni Gonzaga, na ang proposal pala ni Oyo Boy kay Kristine ay hindi pilano at ang nakakatuwa pa, hindi sila magkasintahan. Yan nga ang ikinuwento ng mag-asawa sa Toni Talks. Biglang nag-propose, mahala na raw. Kristine pumayag magpakasal kay Oyo kahit hindi ito kasintahan. Wala palang planong mag-asawa noon si Oyo Boy Sotto sa edad na 27 dahil hindi pa siya handang magkaroon ng responsibilidad at gusto pa raw niyang makagawa ng maraming projects or pelikula. Pero sa hindi nga daw malamang pagkakataon at dahilan ay bigla siyang nag-propose ng kasal kay Kristine Hermosa na hindi naman niya kasintahan noon at ito ay sa mismong kaarawan pa o sa birthday nito. Sa naging panayam nga ng mag-asawang Oyo Sotto at Kristine Hermosa Sotto sa Toni Talks, Toni Gonzaga Soriano sa naging channel nito, ay unang beses nila itong inamin sa publiko dahil ang mga nakakaalam nga lang daw ng kanilang love story ay ang kanilang buong pamilya. Kinuwento nga ng dalawa at kinuwento rin ni Toni na nagkaroon sila ng project magkasama sila ni Kristine Hermosa. Ito ay ang 2008 na My Big Love kasama nga nila dito si Sam Melby at Kristine. That time ay dumadalaw pa raw itong si Oyo Boy Sotto sa nasabing taping. Pero ayon nga daw kay Kristine, pag tinatanong siya ni Toni kung naliligaw ba si Oyo, sinasabi nito na hindi at magkaibigan lang sila. Nagkakilala nga sina Oyo at Kristine sa set ng Enkabisote 2 kung saan si Kristine Hermosa ang tumatayong asawa ni Vic doon bilang Enteng. Pero hindi nila type daw ang isa't isa dahil may kani-kaniya silang relasyon noon. May kanya-kanya kaming love life noon, sad pa ng dalawa, pero nagagandahan ako sa kanya, yan ang sinabi ni Oyo. At si Tin naman ay tutok ako noon sa boyfriend niya na mas yun, nakafocus siya. Well, pagkakaalam natin, ang pinaka-latest or pinaka-huling naging kasintahan ni Kristine ay si Dieter Ocampo bago nga itong si Oyo Boy. Then, inamin din ni Oyo na pinapanood niya ang Pangako Sa'yo, ang teleserye nila Jericho Rosales at Kristine. Si Jericho ay kasintahan or ex-boyfriend ni Kristine Hermosa. Napapanood ko yung Pangako Sa'yo. Siyempre, sikat na sikat siya noon. Kami naman ni Aiza Ziguera nung mga panahon na yon na mahilig mangulit. Nanay namin siya noon, kaya ang tawag namin sa kanya, Mami. Kaya pag nag-bibiroan kami, sinasabi ko na tara, punta tayo kay Mami. Ano ang impresyon ni Kristine kay Oyo nang makilala niya ito? Sabi niya wala, aseryoso, parang hi, ganun lang. Tapos tago ako ng tago sa dressing room. Ayaw niya ako sabi kaagad ng aktor. Sa Enteng Kabisote 3, ulit silang nagkita na parehong medyo malabo na ang relasyon nila sa kanilang mga karelasyon noon. So, nagkaroon na nga daw si Oyo Boy ng feelings noon kay Tin. Yun na yung parang ang ganda nito . Puro ganda, nakakainis, wala man lang sinabing ang bait niya, very thoughtful, walang ganon. Yan naman ang naging sagot ni Kristine Hermosa sa asawa. Taong 2006 nang maging super close na nga sila sa isa't isa at nagsasabihan na ng kanilang past relationship, kanilang mga buhay, pamilya at ang kani-kanilang mga career at marami pa ngang iba. At ipinakilala nga nitong si Oyo Boy, si Kristine Hermosa sa pamilya nila na medyo nagugulat at awkward nga para kay Kristine dahil para saan at hindi naman sila magkasintahan. Pero kahit na super close na at laging magkasama ay wala pa rin pagtingin si Kristine kay Oyo kasi nga may iba pa siyang iniisip noon. Ang dami ko pang mga tira-tira kasi nga tutok ako pag may minamahal ako siya lang, focus ako talaga, so walang chance to look around. At dahil nga hindi na rin okay ang relasyon noon ni Kristine sa karelasyon niya at nakita ni Oyo na broken-hearted siya, ang laging payo raw ng aktor, iwan mo na yan, bakit ka nagsasayang ng panahon dyan? Hanggang sasabay na nga silang nag-aattend ng Bible study at ang kanilang mismong pastor ang nagtulak kay Oyo na gawin na nito kung ano ba ang dapat na plano o hakbang niya kay Kristine. At itinapat nga raw ni Oyo na mag-propose kay Kristine sa mismong kaarawan nito kung saan lumuhod siya at sabay labas ng sing-sing, "Will you marry me?" Doon ay nataranta nga itong si Tin dahil hindi nga naman niya ito kasintahan at bakit nagpo-propose sa kanya si Oyo. Nagtatakbo daw sa labas si Kristine at nag-iiyak habang iniwan si Oyo na nakaluhod pa.
Doon daw ay nanalangin si Kristine humingi ng patnubay sa Panginoon sa proposal na iyon hanggang sa pagbalik niya. Ang kanyang isinagot kay Oyo ay yes. Inisip na lang daw niya noon na bahala na. Ang kapatid naman ni Oyo na si Danica Sotto Pingris ay sobrang nagulat sa naging sagot ni Tin dahil baka nga daw napipilitan lang siya. And the rest is story. Sa tanong ni Toni kung anong nagustuhan niya kay Kristine, sagot naman itong si Oyo, "What you see is what you get." Harap o likod ng kamera, hindi siya showbiz. At si Oyo, sa paningin ni Tin, sa lahat ng nakilala ko, grabe ang prinsipyo, saka integrity niya. Sabi ko, "God, ganito yung kailangan ko sa buhay, yung talaga ang top sa list." Maraming ups and downs ang naging pagsasama nila at hindi rin naman nawawala hanggang ngayon ang mga pagsubok, pero lagi silang nakakasundo. Basta si God ang nasa center ng pagsasama, it follows. Yan ang sabi ng mag-asawa. Sa ngayon nga ay 11 years ng kasal sila Oyo at Kristine at meron na silang anak at very happy ang kanilang pagsasama. Anyway, yan ang ating Showbiz Snob update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snob.